Baruch Yahweh hamelamed et yadi lesaper et haotiyot. Mapalad si Yahweh ang siyang nagturo sa aking mga kamay na magsulat ng mga letra. Amen. Last week ay ating pinag-aralan ang letrang Mem at ang letrang Nun. At ngayon naman po ay panibagong dalawang letra ng Hebreo ang ating pag-aaralan. Samech. Ang letrang Samech ay ang 15 letra sa Hebreo na hango sa salitang Samach na ang ibig sabihin ay suporta, pagpatong o paglagay ng kamay. Ito ay ating makikita sa Torah sa libro ng Exodus na kung saan ay ipinapatong ng mga saserdote ang kanilang mga kamay sa isang malinis na hayop, simbolo ng pagpapasa sa mga kasalanan. Exodus 29 verse 10, dalhin mo sa harap ng toldang tipanan ang batang toro. Ipapatong ni Aharon at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng torong ito. Ang salitang Sefer sa Hebreo ay nag-uumpisa sa letrang Samech na ang ibig sabihin ay libro. Ito ay pagpapaalala sa atin na huwag nating kalimutan o kaligtaan ang Sefer HaTorah, ang libro ng Torah, o ang limang libro ng puntasyon ng ating pananampalataya, ang librong isinulat ni Moshe o ni Moses. Yosue 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, Sefer HaTorah. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ang letrang Samech ay may tunog na S. S. Ayin. Ang letrang Ayin ay ang 16 na letra sa Hebreo na ang ibig sabihin ay mata upang makita at patanto ang mga bagay. Ang salitang Ayin ay ating makikita sa Sefer HaTorah o Libro ng Torah sa Libro ng Genesis. Genesis 6:8, but Noah found favor in the eyes Ayin of Yahweh. Ang salitang lingkod sa Hebreo ay tinatawag na Eved na nagsisimula sa letrang Ayin. Ito ay patungkol kay Yeshua na bumaba mula sa langit hindi upang paglingkuran kung hindi upang maglingkod. Eved. Mateo 20 verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutupos ng marami. Ganoon din tayo bilang mananampalataya ni Yahweh, tayo ay patuloy na maglingkod ng tapat kay Yahweh. Wala rin tunog ang letrang Ayin, kagaya ng letrang Aleph. Ngunit, mas malaki lamang ang bukas ng bibig ng Ayin kaysa sa letrang Aleph. Magkakaroon lamang ito ng tunog kapag ito ay nalagyan na ng patinig. Woo! At iyan po ang ating aralin para sa araw na ito. At para sa inyong pagsasanay, mangyaring inyong isusulat ang letrang Samech at ang letrang Ayin sa inyong mga sulatan o notebook ng 12 beses na may kalakip ng iyong pangalan at baitang, at ito ay inyong ipapasa sa akin. Paalala na ang pagsulat at pagbasa ng Hebreo ay nag-umpisa simula kanan gawing pakaliwa. Maraming salamat po. Yivarecha Yahweh v'yishmerecha, Yahweh bless you and keep you.